taong 1984 PBA First All-Filipino Conference nang magtapat ang powerhouse team ng Crispa Redmanizers at ang nag-uumpisa ng lumakas na koponan ng Gilbey's Gin Tonics. Matapos pong mabuwag ang Toyota na rival team ng Crispa, ay napunta naman ang mga sikat nilang manlalaro na sina Francis Arnaiz at Robert Jaworski sa bakuran ng Gilbey's Gin. Matapos nilang talunin ang guest team na Northern Cement ni Ron Jacobs at Great Taste Coffee ni Baby Dalupan, ay hinarap na nila sa finals ang liyamadong Crispa Redmanizers. Sa panig naman po ng two-time Grand Slam champion, inanunsyo po ng kanilang head coach na si Tommy Manotok ang pagre-retiro nito dahil sa problema sa kanyang kalusugan. Dahilan upang ang assistant nitong si Narciso Bernardo ang tumayong leader ng koponan papasok sa finale. Agad pong kinubra ng Redmanizers ang games 1 and 2 habang hindi naman nakapaglaro si Jaworski dahil sa iniinda nitong hamstring injury. Ngunit sa pagbabalik nito sa Game 3 ay tila nabuhayan po ng loob ang mga bataan ni Coach Turo Valenzona at kinuha ang kanilang unang panalo. Sa Game 4 naman po ay tila maitatablan na nila ang serye ngunit nangibabaw ang championship poise ng Redmanizers at sa Game 5 nga ay tuluyan na nilang tinapos ang laban at pinanalunan ang kanilang ika-anim na PBA All-Filipino title. Wala pong mag-aakala na ito na rin pala ang huling kampyonato ng koponan. Minsan pa po silang nakapasok sa championship ng Invitational Conference, ngunit tinalo naman sila ng papalakas ng koponan ng Great Taste Coffee na pinamumunuan nga po ng dati nilang coach na si Baby Dalupan. Ito na rin po ang huling kumperensya at taon ng Crispa Redmanizers sa PBA. Sa mga panahon po ng kanilang pamamayagpag ay kumolekta ito ng 13 kampyonato, 6 na MVP awards at samot-sari pang mga karangalan sa loob ng 10 taon. Ito po ay hango mula sa Champ Magazine na lathala noong August 3, 1984 at mula po sa mga koleksyon ni PBA Archives. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.